Curious rin ba kayo kung may malinis na estero sa Metro Manila? Heto, ipakikita ko sa inyo. Ito ang mapa ng DENR kung saan nakatala ang mga nalinis na nilang mga estero. Yung mga bahaging yan ay ang mga nalinis o kasalukuyan na nilang nililinis. Sinimulan nila yan noong 2019 nang ilipat sa kanilang pamamahala ng paglilinis ng mga estero matapos ma-abolish ang Pasig River Rehabilitation Commission. Ang mga estero ay nagsisilbi dapat na filter ng tubig bago ito dumaloy sa mga ilog at tumagos sa dagat. Sabi ng DENR, noong 2019 hanggang 2020, 640 million pesos ang nakalaang pondo para sa paglilinis at pagsasaayos ng nasa 36 na estero pa lang. Pero sa tala nila, nasa mahigit 300 pa ang kabuuang bilang ng mga estero sa Kalakhang, Maynila. At alam nyo ba kung ilan lang nalilinis? 35. Hindi na kami naglinis dito, but we sought the assistance of DPWH kasi sila yung may mga dredging equipment. But hindi lang DPWH because we also sought the assistance of the BILG kasi interagency yung rehabilitation natin ng Manila Bay. Gaano naman kaya kalinis ang mga nalinis ng estero? Ito ang estero de Paco noong 2011. Ang dumi, di ba? Ngayon, heto na siya. Nandito tayo sa kahabaan ng Estero de Paco dito sa Maynila. At huwag kayong magtaka, opo, malinis po ang Estero de Paco dahil 2011 pa nang simulan nitong linisin. Dating araw ay may mga bahay dito sa paligid nitong estero at nakakalakad pa nga raw dito sa gitna dahil punong-puno ng basura. Pero ngayon, kung makikita nyo, ito na ang itsura. Hindi pa pwedeng paliguan pero malinis na kumpara sa dati nitong itsura. Ang mga bahay sa gilid ng ilog, napalitan ng mga halaman. Pwede na rin mamasyal at tumambay rito dahil naglagay na rin ng pathway at mga bench. Ang mga daga at mga patay na hayop na palutang-lutang sa estero noon, napalitan ng mga ibon na nagpapabalik-balik sa paglipad sa kahabaan ng estero. Ang mga river warriors ang matagal nang nangangalaga at nagpapanatili ng kalinisan dito. Isa sa kanila, si Mang Antonio, na 4 na taon na raw na miyembro ng River Warriors. Sa ngayon kasi, malaking pinagbago talaga. Bukod na sa wala na yung mga amoy na mabaho, pwede ka nang mag-upo dyan kahit saan lugar na wala ka maaamoy na mabaho. Naabutan mo ba ito na sobrang baho talaga? Oo, may mga bahay pa yan dyan. Ito na raw ang nagsilbing opisina ni Mang Antonio at iba pang River Warriors. Sinisimulan kasi nila ang paglilinis ng alas 8 ng umaga at matatapos ng alas 5 ng hapon. 553 pesos ang arawan nilang kita sa paglilinis ng estero. Hindi namin pababayaan ng ilog. Hanggang sa Pasig, nakakalinis kami doon. Basiko. At pinatawag kami doon? Kung saan ang pinaka maruming area, nandun kami. Napatawag kami sama-sama. Katulong din nila sa paglilinis ay ang mga barangay na sakop ng estero. Sistema po ng paglilinis, meron pong mga estero rangers na ka river warriors po para sa patuloy na kalinisan ng ating mga ilog. Tuwing Saturday po meron po kaming clean up drive kasama po yung mga residente na malapit sa tabing ilog po. Kung numero ang pag-uusapan, masasabing malinis ang tubig sa isang estero kung mayroon itong fecal coliform count na 100 most probable number o MPN per 100 milliliters. Ligtas daw na pagliguan yan kapag ganyan ang numero. Kumusta naman kaya ngayon ang fecal coliform level ng mga nalinis na estero? I can confidently claim and assure you na based on our water quality result dito sa mga esteros na ito, There was a drastic improvement in terms of quality, water quality. Sabi nga natin nung bago kami nag-start diyan na sa mga billions yung fecal coliform diyan eh. But dahil nililinis na natin, so nag-improve na from billions nagiging thousands na lang yung ating water quality in terms of most probable number per 100 ml. Ang Estero de San Lazaro sa Maynila pa rin isang halimbawa na patuloy na nililinis pero paulit-ulit pa rin nadudumihan. Kabi-kabila kasi ang mga bahay na nakatayo sa gilid ng ilog. Tila naging isang malaking imbornal at basurahan ng estero dahil sa pagdaloy ng mga dumi ng tao at samot-saring basura. Nagpipiesta nga rin ang mga daga dahil sa dumi ng paligid. Si Nanay Peregrina, mahigit 2 dekada na raw nakatira sa gilid ng estero. Saksi raw siya sa naging pagbabago nito. Malinis yung araw, ang linaw ng tubig yan.
naliligo pa ng mga bata nung bago kami dito. Kasi nung bago kami dito, wala yung mga bahay na yan. Ilan lang kami dito bahay. Sintomas ng mas malaking issue ng housing problem ang pollution sa mga estero. Ito nga na problema yung informal settlements dahil nasa sa estero sila nagtatayo ng kanilang mga bahay. Pero yung lunas dun eh, yung solution dun eh, kailangan mag-offer yung gobyerno ng affordable social housing na malapit para dyan sila manirahan. Ang problema ng housing sa Metro Manila, ang backlog is around 3 million. 3 million housing for 3 million people. So kung i-divide mo yan by about 5 or 6, ang ibig sabihin yan eh, 600,000 housing units ang kailangan intayo natin bukas para may house lot ng informal settlers. Sabi ng DNR, hanggat hindi naiaalis sa gilid ng mga estero ang mga informal settler, ay magiging paulit-ulit lang ang problema. Ayon sa Water Code of the Philippines, dapat may 3 meters easement zone sa mga daanan ng tubig gaya ng mga estero sa urban areas. Pero malinaw na hindi yan nasusunod. Until and unless we relocate and resettle these informal settlers, so talagang walang mangyayari sa aming paglilinis ng mga estero sa creek. Kasi lilinisin natin yan na siguro after a month or after a week, matutubi na naman yan dahil talagang doon naman doon bumabagsak yung mga waste na nagagaling sa informal settlers. Yung pinanggagalingan ng pollution sa esteros, hindi lang naman sa informal settlers. Sa mga formal settlers din, yung mga pagawaan, mga factories and even residential and commercial establishments. Dahil nasa dami nila, dami ng estero, hindi kaya ng gobyerno may monitor lahat na ito at nagko-contribute yan sa pollution ng esteros. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan daw ang DENR sa mga water concessionaire na tulungan sila na maglagay muna ng mga temporary sanitation facility para sa mga hindi pa nare-relocate ng mga informal settlers. Pag hindi natin ginawa yung mga temporary facilities na yan, talagang lahat ng waste nila doon lang may tatapon, doon lang babagsak sa water bodies, mga creeks, esteros. But if there will be a temporary catchment or temporary sanitation facility, meron sila talagang doon babagsak yung mga dumi nila. And then, simultaneous yun, while we are waiting for the relocation, final relocation, resettlement of informal settlers, then we can really clean yung mga water quality, yung mga basura doon sa esteros and creeks. And then ultimately, when this water reaches Manila Bay, we will be confident that hindi naman siya madumi. Ayon sa huling datos ng MMDA noong 2012, 60,130 na pamilya ang mga nakatira sa paligid ng waterways. Noong 2017, 41,500 na sa kanila ang na-relocate. Ang mga esterong pinagtayuan ng mga bahay, kasama raw sa mga tinatawag na missing estero na dahilan kung bakit nahihirapan din ang DENR sa paglilinis. Bukod pa rin ang mga commercial establishment na nakatayo sa easement zone. May mga establishment doon sa gitna ng esteros, kaya nga ito yung natin, ito yung minsan mahirap tanggalin. Kasi minsan nag-protrude na sa easement, marami kaming ganyan cases. Minsan nasa ibabaw, kumana sa metro, nasa ibabaw. Minsan hindi na makaflow yung tubig dahil punong-puno ng basura. Sabi ng DENR, namarkahan na nila ang mga nakaharang sa waterway sa NCR. So ginagawa natin dyan, sinosurvey natin ngayon para makita natin yung excess. And then minamarkahan natin, and then we have already issued the notice of violation to the owners. Sinasabi natin na may easement in the hope that they will be voluntarily demolishing yung kanyang mga excess na development. Pag hindi po nila dinemolish voluntarily? So ganoon, we will be the one to demolish it at their own expense. Pero ang tanong, may pag-asa pa ba ang ating mga estero? Sabi ng isang urban at environmental planner na si Architect June Palafox, mayroon pa. Sa katunayan, may mga konkretong plano na siyang naipasa sa ilang presidenteng nagdaan, pero hanggang ngayon ay hindi ito natutuloy. May pedestrian promenade along the esteros ng 3.5 meters and 3.5 meters din ang width, ang lapad, para magkasya yung emergency vehicles at saka maintenance vehicles. There should be a sewerage line para yung
yung sewer natin hindi pupunta sa waterways. Designs kami na pedestrian and bicycle bridges across the Esteros. Even with Esteros, they can be part of our transportation network. Kasi kung meron kang 3.5 meters promenade for pedestrian, maglalakad ka na lang. Then if you have pedestrian bridges, bicycle bridges, magbabike ka na lang, maglalakad ka na lang. Ayon sa kanya, posibleng mapabilis ang pagsasakatuparan ng plano niyan kung magsasanib pwersa ang gobyerno at ang mga pribadong kumpanya. Sa ngayon, bukod sa paglilinis, abala ang DNR sa pagpapalalim at pagpapalaki ng mga estero. Ito yung ginagawa natin sa estero. Dinidirect natin, dinidisilt natin, and then winawiden natin. And then we exercise, we observe strict enforcement ng provision ng Republic Act 9003, yung solid waste management natin. And then sa mga industries, we implement, we strictly enforce yung provision ng Clean Water Act. On compliance sa kanilang wastewater. So, combining all these efforts, so nalilinis naman din natin yung mga existing creeks natin. Basta't nagtutulungan ang bawat mamamayan sa isang komunidad, wala naman ibang makikinabang sa maayos na kapaligiran, kundi tayo. Ako si Nico Wahe. I stand for truth.